Anong pakiramdam, Ate Choy, nung nakita niyo? Hindi po makapagsalita. Ngayon, pagka nakikita mo yung puno? Hindi ko po siya tinitignan sa gabi. Pwede po malaman, ano, pwede mo siyang i-describe sa amin, ano itsura niya? Matangkad po siya, tapos po sobrang laki ng katawan, tapos po ano, malaki, mahahaba po yung kuko. Pangalawa ko po siyang nakita, nung pagtapos po namin maglaben nila at tapos maglinis, natulog po kami sa kwarto. Malapit po ako sa pinto, nakatapat, tapos nakabukas yung binta. Sumilip siya doon, tapos tinatawag niya. Iyak ako, tapos ginising ko sila Ate. Sabi niya po, nung nandun siya sa bintana, hindi daw ako sumama sa kanya, papatayin niya yung Ate ko. So, nakakausap mo pa? Ikaw, Ate Karen, ano itsura nung ano, yung nakita niyo? Sobrang tangkad po, tapos namumura yung mata. Kuya Ram, nanginginig po siya, tapos gusto niya magkwento pero hindi po siya makapagsalita. Kaya pinakalma po muna namin siya. Kinabukasan na po namin siya ng tinanong. Tapos nun, umpisa pa lang po siya nagkwento, inanginginig na naman po siya. Tapos kung ano po yung sinabi niya nung una, pangalawang araw, pangatlo, kasi hindi rin po, nung unang-una po hindi rin ako naniniwala. Saan, Ate Joy? Yung si Ate Joy, yung sinasabi ni Ate Leslie. Okay lang ba na, no? Ma-share mo sa amin yung sinasabi ni Ate Leslie? Ay, yung about sa puno, dun sa ano? Nung una po, naliligo po kasi si Ate noon. Tapos sabi niya po, Joy, Karen, labas niyo si Zoe, umiiyak siya. Tapos nilabas po namin siya. Tapos hawak ko po si Zoe, tapos po yung ading ko, kinukuha niya po yung pusa niyang maliit doon. Tapos si Zoe po, tahol po siya ng tahol sa puno. Tapos po nakita ko po siya doon, nakatayo po siya doon. Tapos may isa po akong nakita. Palapit po siya kay ading ko. Tapos sinigawan ko po yung ading ko. Nagalit pa po si Kuya Lorden. Gabi na, sigaw pa kayo ng sigaw dyan. Tapos po, pagtapos nun, pumunta kami ng ading ko sa kwarto. Nagkulong po kami dun. Kinabukasan po namin sinabi kay Ate. Anong pakiramdam, Ate Joy, nung nakita niyo? Hindi po makapagsalita. Ngayon, pagka nakikita mo yung puno? Hindi ko po siya tinitignan sa gabi. Ba't ka naiyak, Ate? Naalala mo yung ano? Pwede ba malaman, ano, pwede mo siyang i-describe sa amin, ano itsura niya? Matangkad po siya, tapos po sobrang laki ng katawan niya. Tapos po ano, malaki, mahahaba po yung kuko niya. Pangalawa ko po siyang nakita. Nung pagtapos po namin maglaben nila at tapos maglinis, natulog po kami sa kwarto. Malapit po ako sa pinto, nakatapat, tapos nakabukas yung binta. Sumilip siya doon, tapos tinatawag niya. Iyak ako, tapos ginising ko sila Ate. Okay. Gano'ng katangkad pwedeng... Ano po, yun po yung gate ko. Paano? Pwedeng paano lang? Paturo? Gano'n? Ano? Doon po sa gate ko. Yung unang... Ano ba? Ang tangkad kung ano? Ano? Paano ba? Ito? Ah, ito. Ang taas. Ang tangkad pala niya. Hanggang ngayon ba yung takot? Nandun. Opo. Kahit marami na kayo dito. Kahit nandito kami, hindi ka pa rin makatingin doon pagka ganyan. Sabi niya po,
Nandun siya sa bintana. Hindi daw ako sumama sa kanya. Papatayin niya yung ate ko. So, nakakausap mo pa? Nandun po sa bintana. Sinabi niya yun kasi po mag-charge po ako ng cellphone. Kasi magbabrand out po ng kinagabi. Charge ko po yung cellphone namin. Kasama ko po yung pusa. Sumama ka sa akin. Pag hindi ka sumama sa akin, mapatay ko yung ate mo. Hindi po ako nakatulong noon. Oh my God. Ano ba siya? Maputi? Maitim po siya. Maitim. Anong pwedeng... Nakabad lang po siya. Tapos po, parang naka-ano po yung damit niya sa baba. Nakatupi po. Tapos po, yung huli ko palang kita namin sa bintana, yung pangalawa po, yung dalawa kami ni ading ko dito, bumili si Kuya Lodi, tsaka si Ate Ann sa bahay ng ulam na nagwawalis ako. Tapos tinatawag niya ako. Nagtutupi po kami ng ading ko nung damit namin. Nasinara ko po yung pinto. Pati yung bintana. Tapos nung pagsara ko po ng bintana, nandun din siya. Nung unang kita mo sa kanya, Ate Joy, saan yun? Kailan yun? Yun po yung dito po yung nagpapaipo kami ng aso. Kailan yun? May isang buwan na, dalawang buwan? Tatlong buwan na po na kami. Mga tatlong buwan. Okay, yung huling kita mo sa kanya, kailan sa naman? Sa bintana po. Kasi po yung huling kita ko sa kanya, doon na po niya. Doon po ako pinatulog kila mama. Yung huling kita mo sa kanya? Yung gabi po, doon na po ako natulog kila mama. Okay. First time mo yun? Yung opo. Dito lang, paglipat niyo dito. Okay. Anong pagkwento mo doon sa kapatid mong bunso? Anong ano niya? Noong una po, hindi siya naniniwala. Noong nakita naman siya nung pangalawang beses, naniwala na po siya. Kasi po, sobrang lapit na po namin nung pangalawang beses. Kasi po, nagwawaris ako dyan sa gate namin. Pwedeng linawin mo sa amin pa paano, ano itsura niya naman? Ano po, medyo makapal po yung buhok niya. Tapos may balbas po siya, tapos mahaba po yung kuko na. Maitim po siya, tapos malaki po yung katawan niya. Hindi ko alam paano iyaan ako yung ganyan. Pero sa'yo, sa dalawang mata mo, kitang-kita mo yun, no? Sa mga hindi kasi nakakakita, parang, ano eh, ang hirap maniwala, no? Hindi kaya tao naman yun? Tatlong beses ko na po siya nakita. Pangatlo na pala. Yung pangatlo beses. Sa bintana po, natutulog kami nila ate. Tapos po sabi na sa mama ko sa kanya, pag hindi daw po ako sa mama sa kanya, papatay niya yung ate ko. Alam ni ate mo yun? Kaya po pinag-stop ko si ate magtinda ng ano, mga almusal dati po kasi nagtitinda siya doon po sa malapit sa puno. Pinag-stop ko na po siya. Paano mo pinaglalabanan yung takot? Kasi kada umaga tumadaan kayo dyan eh. Hindi na po tumitingin. Dumidiretso minsan po yung umiyuko ako. Sabi po kasi ni Kuya LJ, huwag daw po akong matakot sa kanya. Andyan naman daw po si Lord. Hindi kaya, baka meron kang third eye. Kasi sila ate mo hindi pa nakita. O parang baka namalikmata ka. Hindi din po. Talagang ano?
Yung nakikipag-usap siya talagang ano? Hindi ko lang po siya sinasagot kasi sabi ni Kuya LJ, wag daw po. Sabi ni ate mo, liniligawan ka daw? Yun din po yung sabi nila, pag kinakausap daw po, yun, liniligawan daw po. Iba pa po yung sa ading ko kasi yung sa ading ko po, wala po siyang katawan. Tapos lumilipad siya. Papunta po siya sa ading ko. Si Bunso? Kasi may sinasabi si ate yung bago, yung ano, yung walang katawan. Pero yung sa ano, alam mo ate, yung nakita ni ate mo na matangkad, na mahaba yung mga kuko. Okay. Si Ate Karen, hindi niya nakita, ikaw lang. Nakita po naman, nagbabalis po ako. Ah, kasama ka din. Okay, sige. Ikaw, Ate Karen, ano itsura nung ano, yung nakita nyo? Sobrang tangkad po, tapos namamula yung mata. Tapos, ay, yung mga sinabi niya kay ate mo, narinig mo yon? Hindi. Ay, opo. Sinabi po niya, sinasama niya daw po siya. Pero umayaw po siya. Ano pa? Paano mo pa siya madidescribe? Mahaba po yung buhok. Buhok? Sa tingin mo, hindi kaya yung tao lang? Hindi. Yung sa tingin mo, kapre talaga siya? Okay. Yung ano, saan naman nakita yung ano, Ate Joy, yung kalahati yung katawan? Dito po ako noon. Tapos po, ito, tsaka siya, nandun po sa gate, malapit. Tapos pababa na po siya. Kasi kung hindi pa po ako sumigaw ng, Karen, lika nga dito, nakuha na po siya noon. Kinukuha siya? Kukunin po dapat siya, sobrang napit na po sa kanya. Sumigaw lang po ako. Nagalit pa po siya noon si Kuya Lorden noon. Ano yung nung doon sa multo, nandito ba si Ate Leslie noon? Yung half kalahati katawan? Yung unang kita ko po doon sa kapre, sabay po yun. Sabay? Ate Leslie, pwedeng 2 minutes lang. Actually, nung kinukwento mo kagabi, parang ang hirap maniwala sa akin na ano. Pero sila talagang naiyak pa siya eh. Lalo po nung una, Kuya Ram, nanginginig po siya. Tapos gusto niya magkwento pero hindi po siya makapagsalita. Kaya pinakalma po muna namin siya. Kinabukasan na po namin siya ng tingnan. Tapos nun, umpisa pa lang po siya nagkwento, nanginginig na naman po siya. Tapos kung ano po yung sinabi niya nung una, pangalawang araw, pangatlo. Kasi hindi rin po, nung unang-una po hindi rin ako naniniwala. Baka ako naglolokohan lang, ganyan po. Pero yung iba po kasi, di ba pag tayo po nagkakwentuhan ganyan, iba po eh. Yung kwento po niya talagang ano, kikilabutan ka din po. Oo nga po eh. Mararamdaman mo po talaga yung takot na natakot siya, gano'n. Habang hanggat maaari po eh, wag nang pag-usapan, gano'n po yung may kita mo sa kanya. Nakwento lang, na-open lang ni ate mo kagabi. Sabi ko para aware din, para ma-ano din. Paano kaya pwede natin gawin gaya niyan? Hindi lang pala minsang beses, pangatlo na. Ano kaya pwede? Pa-bless kaya? Na-bless na po yung bahay eh. Nung bago po kayo dumating, itong tatlong bahay po. Na pa-bless na po sa pari. Bilas lang naman po, bilas ba saan po. Pero nung pinaano ko po siya sa mga tatawas, ay sa mga gagamot nun, yun nga po yung sabi, pa-bless nga daw po. Tapos mag-ano daw po kami ng magmalagkit, ganyan. Kung yung mga inaano po sa ano, para daw po lumayo. Tapos sabayan daw po ng dasal. Hindi mo na sa, hindi mo na kwento sa akin, na kung di ka sasama, papatayin siya. Anong ano po niyan, naramdaman doon? Nung sinabi niya po yun, hindi ko na po siya dito pinatulog nun. Yun nga po yung dinala na po namin siya din sa kay mama. Kasi pag hindi daw po siya sa mama, ano daw po, sasaktan daw po kami, ganyan, papatayin. Yun daw po yung sabi sa kanya. Sabi ko nga, paano mo siya nakakausap?
hindi daw po siya nagsasalita, umiling lang daw po siya. Mm. Kasi pumaswit daw sa kanya eh. Diyan sa bintana be, pumaswit. Paano pagkakasabi sa'yo? Tapos sabi niya, sama ka na sa akin. Suman mo. Pag di ka sumama sa akin, papatay na po ate mo. Paano yung pagkakasabi? Galit? Gumanon po kung nagalit pa siya. Mm. Paano yung galit niya? Yung parang namumula na po yung mata niya. Buti na paglalaba naman na yung takot na dito natutulog. Pag dumadaan po ako dyan, parang wala na lang po. Hmm. Ba't mo nalalabanan yung takot ngayon? Iniisip ko po ano, wala na ako dun sa dati kong dinadaan. Pag gabi po na dumadaan, kumakanta po ako ng worship song. Oh, tama. Inuunang kwento nga po niya ko, Kuya Ramabi ko, baka nananaginip lang siya. Tapos nakita na naman niya, umiyak na, hindi pa po siya nakakapagwento, nakita ko lang siya, umiiyak na siya. Tapos sabi niya, ate, andyan na naman siya. Yun po yung sinabi niya. Siyempre, nandyan na naman, ibig sabihin, nakita na naman po niya. Parang alam ko na agad na nakita na naman niya, ganun. Hindi ko po tinatanong kung sino, basta ang sabi niya lang, ate, andyan na naman siya. Yun po yung sinabi niya sa akin. Ang ano kasi dito, si Ate Karen din nakita. Ano po yun? Yung unang araw, ano? Yung unang beses? Yun po yung kinukwento ko sa inyo na pinaihi po nila aso. Wala pa po silang segundo, bumalik na agad. Andito po si Jojo na may dala siyang cellphone. Ito pa lang siya. Yung si Karen po, tsaka si ando na daw po, malapit sa puno. Tapos parang nakita nga po niya yung siya mismo. Kasi nailawan pa nga daw po, nailawan mo pa, di ba? Kasi may dala siyang ilang na cellphone. Hindi, ang kinilabutan ako yung may kalahating katawan po eh. Oo nga po, yun nga yung pababa be. Okay. Tapos bigla daw po niyang tinawag, parang kukunin daw po si Karen. Bigla, Karen, halika nga dito. Biglang tumaas daw po. Pero bigat daw po sa pakiramdam, parang ang laki-laki. Lang yung sinasabi sa kanya, wala na dyan yan kasi umalis na daw, sabi nila. Kasi pag nag-aansenso nga po ako, kaya yun pinapainaano ko po sa kanya na wala na ganyan, para hindi rin po siya matakot tayo. Tuluyan na matakot. Kasi pag ganyan daw po, nakakabalo daw po yan pag sobrang isip ganyan. Oo nga eh. Pero ang panahon ba na yun? Wala ka bang, hindi ka ba na sobrang pag-iisip, ganun? Nakwento ko nga po sa mga kapitbahay yun. Ang sabi din po nila sa akin, meron talaga dyan, ganun po agad eh. Di ba pagka yung iba po eh, pag wala naman talaga eh. Kami nga, katagalan namin dito, wala naman, dapat ganun po yung ano nila. Ikakukwento ko lang po eh, ay dyan sa puno na yan, meron talaga yan, ganun. Ganun po yung sinabi sa akin. Pero ito lang mga ano ko, Ate Karen, ano lang, alam ko kilala niyo na yung ating Diyos, no? Lagi natin siyang ano, kausapin, lagi tayong lapit sa kanya pagka yung... Alam ko may time na parang napanghinaan tayo, may mga tanong tayo, no? Ano lang, lapit tayo sa ating Diyos, kausapin natin siya para humingi ng kalakasan, katatagan sa kanya, no? Ate Joy? Okay. No, Ate Karen? Okay. At sa ating Diyos naman, basta nakakapit tayo sa ating Diyos, walang sino man ang pwedeng manakit sa atin, no? Okay. Salamat sa pag-share ng kwento ng siyempre sa mga lolos, lolas natin, sa mga titos, titas, sa mga Katekang family. Ayan po, yun po yung sinasabing ayan. Diyan daw po nakatira yung kapre. Nandun kasi yung takot kaya Tichoy, kaya Nakaramdaman mo talaga, Kuya Ramon. Pero kunyari, yung kwento, kunyari, siya, kwento lang sa kanya, siya magkukwento. Parang wala, hindi mo po mararamdaman. Pero pag yung nakamit... Hindi na, nandun yung bigat eh, nandun yung takot, no? Yun nga din po yung inanakaman. Sabi ko, hindi naman iiyak po nung ganito eh. Hindi naman tumanginginig na parang matutroma. Kasi kapag pinapagalitan ko naman po sila, yung iyak nila, iyak lang talaga. Pero nung nagkwento po talaga siya, tapos niyakap ko po kasi siya. Nanginginig po siya na gano'n. May kita mo po na parang natutroma talaga siya.
Di po siya nakatulog noon, magdamag be no. Sinisilip ko po siya, eh, gising nga naman, gising pa din siya. Hindi po talaga siya nakatulog. Tapos kinabukasan yun nga yung tanga maghapon. Ay, nung de, 2 days no. Magbawi ka ng tulog no. Pero nakakatawa kay Ate Karen, sabi niya, pag dumadaan siya, kakanta lang siya na pang praise and worship. Yun, tama yun. Masyado din po kasi itong tahimik. Sabi ko kaminsan mag-ingay lang siya, ganun. Masyadong tahimik lang din po kasi. Kung may mga ano naman, kumari may mga gustong i-open, nandiyan si ate. Nandiyan si Ate Karen, bunso mong kapatid. Kailangan kasi, ano talaga, nag-uusap. Diba nung isang linggo ka doon kila mama, isang gabi niya dito, gusto na naman po niyang magpapunta doon. Parang hindi naman, hindi daw po siya makatulog dito sa bahay. Hanggang sa sinanay lang namin, tatabihan po namin gano'n. Hanggang sa nasanay po siya. Tapos lagi ko nga po silang kinakausap na ano, huwag silang dadaan mo na mag-isa dyan. Huwag mo na magsusuot ng mga may iksing short ganyan po. Laging nakapanjama. Nung ano, sila po yung pinag-aatang ko ng pagkain. Kailangan po ng pagkain. Tapos kausapin nila na sa ano lang nila na lumayo ka sa akin, hindi tayo bagay, may sarili kang mundo, gano'n. Pinapakausap ko po sa kanila dito kapag ano. Tapos sila rin po yung unang bas-bas dito ng yung pausok, sila rin po yung pinagsiga ko kasi yun po yung sabi ng mga gagamot eh. Tapos kausapin daw po, na layuan sila, gano'n po. Pinapakiusap mo talaga sa kanya. Ginawa mo yun, Ate Joy. Paano mo sinabi? Pabulong? Ha? Sa isip. Sa isip. Okay. Ay, ba yan? Hala ko. Yung aso na yan. Ay, yung tawa na lang natin. Si Kuya Bobby, tawang-tawa naman. Tawang-tawa po si Kuya Bobby. Kala, munti ka nang lumukso yung ano ko. Munti ka nang nawala yung puso ko.